Magandang araw mga ka-chicks. So ayan, mag-harvest tayo ng itlog ngayon, no? So February 7. Ayan. So 11:44 AM. Ayan, mag-harvest tayo kasi magsasalang tayo mamaya ng itlog mga ka-chicks. Ayan. So ito yung tray natin. Ayan, mag-harvest tayo. So meron silang itlog ngayong umaga ay 2, 4, 6, 8, 10. Ayan, so 10. Ayan mga kachikso. Ayan, mas magandang harvest sila natin ng umaga para hindi malog-alog kapag may manging itlog pa, para maiwasan yung pagkabugok ng itlog mga kachikso. At syempre para maging malinis yung kanilang itlog. Katulad nito, ayan, nadumihan na. Ayan mga kachikso, nadumihan na. So mas magandang harvestin kaagad mga kachikso. Ayan. So may 10, tapos may kukunin pa tayong 2 dun sa kabila. Ayan mga kachikso. So ayan yung ating rooster. Ayan o, ang ating deco brown. So ayan yung hen natin. Yun din yung isang rooster. Ayan sila mga katiks. Dito sila namamalagi kasi sobrang init doon, oh. Makikita nyo mga katiks. So pero maganda ang ganito mga katiks, no? Yung summer. Talagang ito yung kalakasan nilang mga itlog kasi mabilis ma-develop yung kanilang itlog dahil nga sa mainit, ano mga katiks. Kasi once na nasisikatan sila sa araw, mas mabilis yung pag-develop ng kanilang itlog. Kaya tingnan nyo naman, no? Umaga pa lang ay may 10 itlog na kagad mga ka-chicks, ano. So napakaganda. Ayan. So mainit nga lang sa kanila mga ka-chicks, pero kailangan palitan palagi yung kanilang tubig upang maiwasan pagkasipon nila, kasi talagang ganitong summer mga ka-chicks ay hindi maiwasan ng pagkasipon. Kaya mas maigi kung papalitan natin at iwasan na ilagay sa araw yung kanilang tubig mga ka-chicks. So yung kanilang iniinom mga ka-chicks ay Vitamin Pro, ay mali pala, Egg 1000 mga ka-chicks pag umaga, no? At sa hapon naman ay Vitamin Pro mga ka-chicks, no? So 4 beses na nagbibigay sa isang linggo, no? Para hindi gaanong mapuro sa vitamina yung ating manok mga ka-chicks. Ayan. So i-harvest pa natin yung 2 dun sa kabila mga ka-chicks. So tara mga ka-chicks. So ito yung isang ating breeder mga ka-chicks. Ayan, 3 lang sila. Ayan, kasi yung isa ay nilabas muna natin yung isang inahin kasi nga ay sobrang taba mga ka-chicks, ano? Hindi siya nangingitlog dahil nga sobrang taba ng kanyang petan. So kahit pa paano ay nakakatulong din tong parang kamoting. Ayan, na may lilim din sila mga ka-chicks. So kukunin na natin yung 2 piraso dun. So ayan, ilapag muna natin dito mga ka-chicks. Ayan, dyan muna natin ilapag yung itlog. At harvest din natin to. Everyday may 2 dito mga ka-chicks. Ayan, kung makikita nyo. So napakalinis at napakalaki. Ayan mga ka-chicks. So ayan, every morning ayan, nakaka-harvest tayo ng 10. So ngayon nakaharvest tayo ng 12 pieces. So yung mga breeders natin dito ay 15 heads lang, no? Pero nakaka-harvest tayo ng 12 to 13 per day. Ayan mga ka-chicks, so napakaganda. So ayun nga, bumabawi yung ating mga inahin kasi nga bumabawi na rin tayo. Ayan mga ka-chicks, yan yung kagandahan ng mga ka-chicks, no? At ito yung pinakamagandang part sa pagmamanok, yung mag-harvest ka ng mga itlog. Yan. So tara mga ka-chicks, papakita ko sa inyo yung mga isasalang natin. So yan nga mga ka-chicks, no? Yan yung ating isasalang ngayon. Yan yung naipon natin sa 6 na araw. At sa 6 na araw ay nakapag-produce tayo ng 2 trays. Ayan, mahigit 2 tray
So meron tayo dito ang 2, 4, 6, 8, 10, 12. And then 14. Ayan. Ayan mga kachiks, 14. So meron pa tayong hindi nakuha dun sa nangingitlog na ating mga white decalb, no? Yung anak ng ating brown. At yung ating decalb white rooster. So kung makikita nyo naman kanina dun mga kachiks ay brown yung itlog nila, no? So napakaganda. So may 8 piraso dun. So hindi naman kaya ng ating incubator ngayon. Ayan mga kachiks ng ating incubator. So meron itong nakasalang ngayon na ano, na may higit sa 20 plus. Ayan mga kachiks. So yung nasa unahan mga kachiks ay ibababa na natin yun mamaya mga kachiks. At yung nasa dulo naman ay hindi pa may bababa yun. So meron pa lang tayong 61 na available na paglalagyan dito. So hindi natin maisasalang lahat to mga kachiks. Ayan, hindi natin maisasalang lahat to. So mahigit 70 plus ito mga kachiks. At kasama pa yung itlog ng Peking Duck. So isasalang natin yung itlog ng Peking Duck para malaman natin kung magkakaroon na ba ng fertility, no? Magiging fertile na ba yung ating Peking Duck, kasi nakapagsalang tayo ng 10 piraso, ano? Kaso nga lang ay hindi siya fertile mga kachiks, no? Dahil lagi ko siyang pinupunasan ng basang basahan. At sa ngayon ay susubukan naman natin kung effective yung hindi natin punasan ng basang basahan. Ayan, kahit medyo madumi, okay lang. Pero dito sa mga brown mga kajiks ay pinupunasan ko talaga to ng basang basahan, pero napakaganda naman. Ayan, lahat ng ating itlog ay fertile. Ayan mga kajiks. So yung madalas na ano lang dito ay isa, dalawa, ganyan ang hindi fertile mga kajiks, ano. So sasalang natin to mamaya mga kajiks. So ayan mga kachiks, na isalang na natin ano. So pipindutin na natin yung sa automatic mga kachiks. Ayan mga kachiks. Busang magro-rotate yan mga kachiks ano. So i-off na din natin yung valve para hindi gano'ng mag-astro mga kachiks. Ayan. Tcharan. Okay. I-close din natin ito mga kachiks ano. Oop. Ayan. Ayan, sa mga gustong kumuha ng incubator mga kids, ayan, paki-contact si AJ Incubator. Ayan, napakasulit ng kanyang incubator mga kachiks. Ayan, dito yun, kailangan nakapindot dyan kasi yan yung automatic mga kachiks ano. Ayan, so ito yung off niya. Ito yung sa light, pag gusto mong i-on, ayan. Pag i-off mo. So, ayan, yun lang mga kachiks, no? Happy farming, everyone. God bless.